mga kamami, it's me, Mami Kakay. Welcome po kayo sa aking channel. Ayan. This video, mga kamami, it's all about tonsil stone. Ayan. Pagpasensya nyo na, mga kamami, I am not an expert, ha? And based lang to sa aking mga napanood dito sa YouTube and syempre sa mga sinabi ng aking mga kilala. And ayan, kung gusto nyo malaman, just keep on watching. Pagpasensya na mga kamami at alam nyo naman, nakapantulog na ako and there you go, nag-lipstick lang ako konti and nagsalamin. Voila! Voila! And ayun mga kamami, isalat lang naman din ako all about sa tonsil stone and para naman natuloy-tuloy tayo, hindi na ako mag-stop-stop. Una mga kamami, ano ba yung tonsil stone? Yung tonsil stone is yun yung namumuong bagay sa ating lalamunan or sa ating crypts doon sa ating tonsils. Ayan mga kamami, ano ba yung crypts? Yung crypts is yung uka-uka dito sa ating lalamunan. Kung papansin nyo yung tonsil, andyan sa pinaka-side ng ating bibig. Diba? Sa pinaka-gitna, ngala-ngala. Dito sa pinakagilid, ayan, yung dalawa dyan, hindi nyo masyadong napapansin. Ayan, kapag namagalan yan, tsaka nyo napapansin. Pero, kapag hindi siya namamaga, pag walang tonsillitis, ayan, hindi nyo siya masyadong mapapansin. Nasa gilid lang siya. Yung uka-uka dyan, yun yung crypts, ayan, mga kamami. Doon namumuo yung mga tonsil stone na sinasabi. Ano ba yung symptoms, mga kamami? Bakit nagkakaroon ka ng tonsil stone? Unang-una mga kamami kapag ano, yung nagkaroon ka na ng tonsillitis. Ayan mga kamami. Diyan, pag nagka-tonsillitis ka na, mamamaga na yan. Yung crypts mo, ayan, mamamaga na rin yan. And, ayan, kalimitan, yung crypts na yan, dyan na pumapasok yung mga tonsil stone. Ayan. Kung alam nyo lang po mga kamami, yung tonsil stone dyan is mabaho yan mga kamami. Ayan, dahil meron akong friend na may tonsil stone and nagugulat siya kung bakit siya may ganon and minsan inaamoy niya mabaho and talagang siya narinig sabi sa akin na pag humihinga siya parang bad breath siya. Ayan mga kamami, kaya kailangan talagang iwasan natin tong tonsil stone na to mga kamami. Ngayon naman is magbibigay ako ng tips para kahit paano maiwasan nyo yung tonsil stone. Unang-una mga kamami, magmumug kayo ng maligamgam na tubig na may asin dahil maganda ito mga kamami dahil may antibacterial component ito para malinisan ng ating lalamunan. And next one mga kamami, gumamit tayo ng mouthwash and dissolve natin sa water. Ayan mga kamami, makakatulong din ito. And isa pang tips mga kamami, ako to be honest, kapag nagsisipilyo ako, kasama na yung Bactidol para sa lalamunan ko. At ayan, maganda mga kamami dahil matutulungan niya para matanggal yung mga bacteria sa ating lalamunan. And next mga kamami is kumain tayo ng garlic and onion dahil meron din siyang antibacterial property or component para maiwasan natin ang tonsil stone. And next mga kamami is lemon juice. Gumawa tayo ng lemon juice mga kamami dahil ang lemon juice is meron siyang natural acidity na nagdi-dissolve ng tonsil stone. And lastly mga kamami, gumamit tayo ng cotton buds. Ayan, pwede nyo itong gawin mga kamami ha, home remedies to mga kamami. Pwede nyo siyang gamitin is, alam niyo yung mga kamami is ukitin niyo siya. Yung ukitin niyo siya pa loob. Ayan, ilalagay ko diyan yung picture. Ukitin niyo siya pa loob, ayan, para lumabas. And ayan, medyo hindi ko sure kung nakakakiliti yan or malulunok niyo yon. Kasi syempre sa lalamunan yan. Depende na lang yan kung malulunok nyo o mailuluwa nyo. Pero maganda yon mga kamami dahil matatanggal nyo yung tonsil stone sa inyong lalamunan. And pagkatapos nun mga kamami, pag natanggal na yon is mamugan nyo siya ng maligamgam na tubig na may asin. Dahil, ba diba, sabi ko na kanina, meron siyang antibacterial property na nakakatulong para malinisan yung ating lalamunan. And ayun, and ayun lang mga kamami yung may share ko mga kamami regarding dito sa ating
tonsil stone na topic. And yun lang yung aking nalalaman dito sa tonsil stone, mga kamami. And ayan, hindi naman masama, mga kamami, na alagaan natin, lalamunan natin, mag-toothbrush and mag-momog para din sa ating lalamunan. Kung nag-toothbrush tayo para sa bibig, syempre, katulad din sa ating lalamunan, kailangan din nating ingatan ng pag-momog. Ayan, pag-gargle. Ganun mo yung lalamunan mo. Ayan, para maiwasan natin yung, alam nyo yung tonsil stone or mababahong amoy. Ayan, mga kamami. And doon lang nagtatapos ang ating video. I hope nakatulong tong video na to. And don't forget to give me a big thumbs up and comment down below kung meron pa kayong katanungan. And ayan, mga kamami, inaantok na ako. Maraming salamat. And see you in my next one. Bye!